Ladies and gentlemen, after farming for 9 days, total 212 runs in this stage, we finally got our Reng Goku. And it's a shiny Reng Goku. Holy. Finally did it, guys. After how many runs? After how many runs na ginawa ko sa may ano na to? Stage na to. Nakuha ko na rin si Reng Goku. Sa wakas. Alright. Punta na tayo sa lobby. Let's go back to the lobby. And then, let's showcase this new exclusive unit, Shiny Reng Goku. Let's go. Alright, mga kaibigan, we are now back in the lobby. Nasa lobby na tayo. So, eto na nga. Nandito na nga si Reng Goku. There we go. We finally got our first ever shiny sa larong ito. Shiny Reng Goku. So, bigyan na natin ng ano yan. I-max na natin yan to level kinulang. Alright. Level 42. Konting ano na lang naman na yan. Tutusin na yun. Lagyan natin ang traits. Mahayon mo naman, di ba? Ano ba kailangan na traits ni Reng Goku? I don't know. Pero sana maganda makuha natin sa kanya. No? Range 2. Alright. So, hindi ganun kaganda. So, titignan muna natin ang mga requirements ni Reng Goku bago siya ma-evolve. So, wala natin ng 25 out of 40 na green essence. Yellow essence, 14. Dalawa pang rainbow essence. 14 na red essence. At pink essence. Nakuha naman natin yung staircase. So, wala na tayong problema dyan. Dito lang tayo makakakuha ng madaling rainbow essence eh. Hindi, or dito sa may, ano nga, or dito sa may, tawag ito, sa daily challenge, no? Regen and thrice. So, I guess, kuha-kuha muna siguro ng mga pang-evo neto. Since marami pa tayong kulang. And, sige, dagdagan na nga natin yung level nito bago tayo mag... Yan. Alright. So, tingnan natin yung passive niya. Afflicts in, attack, inflict, burn damage equal to 30% of damage. Alright. So, I guess ang kailangan na lang natin gawin dito eh, makakuha ng magandang stat sa kanya. Kuha muna tayo ng pang-evo. Farm muna tayo ng pang-evo. And then, let's evolve him. Para ma-showcase na natin si Reng Goku itself. Right. Alright, mga kaibigan, nagawa na nga nating i-evolve si Reng Goku. And here is Reng Goku. There we go. Purgatory Reng Goku. Ang stat niya ay Z+, S, and A. So, ang gagawin na lang natin ngayon eh. Natin 100%. No, 14%. Alright. So, ang gagawin na lang natin ngayon, mga kaibigan, ay pupunta tayo sa May Infinite. And i-evolve na natin, i-showcase na natin si Reng Goku. So, let's go! Alright, mga kaibigan, dito na nga tayo sa Infinite. At ito na nga, i-showcase na nga natin si Reng Goku. Na fully upgrade na natin ng ating mga farm units, no? So, kaya na muna natin na makatakas. Alright, so, Reng Goku. So, sa upgrade 3 niya, mga kaibigan, meron siyang attack na Rising Scorching Sun. At dito nga pala sa may ano, bago siya magkaroon ng Rising Scorching Sun ay meron siyang line attack. And then i-upgrade natin, magiging cone attack na siya. Meron siyang 3.43k damage, 6 seconds ang cooldown at 25 ang kanyang range. Let's upgrade him more. Blazing Universe na magkakaroon ng 5.64k damage, 5.6 seconds ang cooldown and 28.2 range. At dito yung line attack niya magiging circle AoE attack. Upgrade pa natin. Upgrade 8. Scorching... Oh my god. Nakalimutan ko na yung pangalan. Alright. Sama na rin tayo ng ano. Yan. Upgrade 8. Scorching Spiral. So, ang Scorching Spiral ay meron 7.53k damage, 6 seconds ang cooldown at 35.1 range. Upgrade muna natin itong mga iba dito. Medyo malakas na sila dyan. Alright. So, yun ang upgrade 8 ni Reng Goku at upgrade 10. Ninth Form. Ito yung binuff nila mga kaibigan, no?
Ito yung maliit na circle AoE na binuff nila, no? Meron siyang damage na 10.86k, 6.5 seconds ang cooldown, and 38.3 range. So, dito makukuha na natin yung ating bagong passive. So, actually, when you spawn Rengoku, meron naman siyang dalawang passive na, no? Unwavering Focus, which increases his damage by 5% on consecutive attacks done to the same enemy, and up to 20% po yung mga kaibigan. And then, Purgatory Unleash, increase burn damage to 50% of damaged enemies hit by attacks are influenced with Purgatory Flames, making them receive plus 25% burn damage. So, kaya siya bagay na bagay kay Obito. Yun ang partner niya. So, alis natin si Obito dyan. Lagay natin si Obito dito. At si Obito kasi ay merong, yan, burn damage at mag-i-increase ito. Yun ang ginagawa ng passive ni Rengoku, nag-i-increase ng burn damage, no? So, yun lang naman ang meron kay Rengoku, mga kaibigan, no? Hanggang upgrade 12 lang siya, hanggang upgrade 11 lang siya. Meron siya ang 12.29k damage, 6 seconds ang cooldown, at 38.3 range. So, yun na nga ang showcase ko kay Rengoku, mga kaibigan. Kaya, huwag na huwag pasensya na kung nakalimutan kong mag-upload. Dahil ngayon ko nga lang siya nakuha. Nakailang runs din ako dito, mga kaibigan. So, huwag na huwag nyo kakalimutan mag-like, mag-subscribe, at mag-comment down below kung gusto nyo pa ng Anime Vanguard's videos. And I will see you in the next video. Peace!